Umpisahan po natin sa aklat po ni Juan sa talata 6 talata 35. Dito po natin umpisahan upang makilala natin ang ating Panginoon Jesucristo. Basahin po natin sa sulat po ni Juan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Sa talatang ito, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsasalita. Muli nating basahin para makita natin yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa mga sulat po ni Apostol Juan. Sinabi ni Jesus sa kanila, ibig sabihin, nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay." Sinasabi niya na siya ay tinapay. Ito ba'y literal na tinapay? Hindi po. Pag sinabi po niya na ako ang tinapay ng buhay, dapat alamin agad natin ito sa espiritual. Ang tanong, paano ba natin ito maunawaan sa espiritual? Lagi po nating tatandaan, ang ating Panginoong Jesucristo, dinadaan muna niya sa literal na pangungusap. Upang maunawaan natin sa espiritual na pangunawa, sapagkat kung hindi niya ito gagawin, hindi natin basa-basa maaunawaan sa espiritual. Kaya siya po ay nagsasalita sa mga bagay na literal upang maunawaan natin. Example po, doon sa sinasabing tinapay. Di ba po ba ang tinapay? Ito po ay nagtatawid gutom. Kung ikay nagugutom, kumain ka ng tinapay, siyempre, may ibsan ang iyong gutom. Pagkatapos, pag kinain mo yon at na-digest ng iyong bituka, at muli ka uling magugutom at kailangan muling kumain ng tinapay. So, yung pagkain na yan ay literal. Ang tanong, paano natin ito maunawaan sa espiritual? Sapagkat kung sasabihin natin sa isip natin, si Kristo pala, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinapay. Eh, ang tanong, paano siya magiging tinapay? Kung siya po ay tinatawag natin Panginoon. So, hindi po siya literal na tinapay. Basahin natin ang sumunod na pangungusap. Sabi dito, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Ibig sabihin, paglapit natin sa kanya, yung sinasabing tinapay, pag kinain natin, ay hindi ka magugutom. So, spiritual po. Dapat maunawa natin ito sa spiritual. Naipaliwanag ko kanina, kung literal to ay magugutom ka. Pero kung tinapay ito, spiritually, ay hindi ka magugutom. Kaya kailangan natin ito maunawaan. Ito lipan natin ang sumunod na pangungusap. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. So may kasunod po na kung saan ay meron pong tinatawag na pantulak. Kung kakain ka, ay diba meron kang pantulak o may inumin ka. Ang tanong, ano yung mga bagay na ito sa pangunawang espiritual? Sabagat ito'y binasa natin, ay sa literal na pagkaunawa, alam natin ang tinapay, ito'y kinakain upang tayo ay magkaroon ng maibsan yung ating gutom. At kung tayo naman nauuhaw, di ba, kailangan nating uminom. No, ngayon, alamin natin ano yung iinumin natin at ano yung tinapay sa espiritual na pagkaunawa. So ngayon, titingnan natin doon sa mga paliwanag ng ibang mga lingkod ng Diyos. Basahin natin sa sulat naman ni Mateo para maunawaan natin yung kahulugan naman ng tinapay. Basahin natin sa sulat ni Mateo, Kabanata 4, Talata 4. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dito ay pinapakita para maunawaan ninyo. Ang nagsasalita rin po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat, hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao. Alam natin, ang tinapay ay literal, ibig sabihin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi sapat. Pero sabi pa nito sa sunod na pangungusap, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Ano ba yung lumalabas sa bibig ng Diyos? So, ibig sabihin, ito'y mga bagay na mga aral at utos na ating tatanggapin.
So ang tinutukoy po diyang tinapay, yung bagay na yan ay mga aral at turo. Yung sinasabing salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po yung mga aral at turo ng Diyos na ating tatanggapin. Yung po ang malinaw na pagkahulugan ng tinapay. Dapat nating itong malaman. So ngayon alam mo na na ang kahulugan ng tinapay, ito yung mga aral at turo na mula sa Diyos. Yung salitang kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ba yung lumalabas sa bibig ng Diyos? Ito po yung mga pamaraan ng Diyos. Yung mga aral, turo ng Diyos. Yun ang ating tatanggapin na tinapay upang tayo ay kumain. So, ibig sabihin, para maunawaan pa natin ito, may sasabihin pa sa atin ng isa pang lingkod ng Diyos. Ito po yung si Propeta Amos. Basahin natin sa kanyang mga sulat sa aklat po ng Amos, Kabanata 8, Talata 11. Basahin natin para maintindihan natin at maunawaan natin yung salitang tinapay at yung ating iinumin. Ano po? Sabi dito, ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoong Diyos na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Yan po ang dapat natin malaman. Magpapasapit ang Panginoon sa ng tagutom sa lupain. Ibig sabihin, yung pananamik na makinig tayo sa salita ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin pala dito na yung tagutom sa tinapay ay hindi literal na tinapay, kundi mga aral turo na dapat nating panibagan na mapakinggan. Yan. Yung pagkauhaw sa tubig, ito naman po yung tayo makinig sa mga salita ng Panginoon. Yung mga aral turo ay ating pakikinggan, magkakaroon tayo ng pagkauhaw sa panahon natin ngayon. Kailangan natin mapakinggan yung mga aral at turo ng ating Panginoon upang na tayo ay magkaroon ng masaganang buhay. Upang ikaw ay maging marunong sa mga bagay na literal o spiritual. So tuloy pa natin para mas maunawaan natin yung salitang tinapay at yung inumin na yun. Ngayon, mayroon pong isinulat po ang ating lingkod na si Apostol Juan. Isinalaysay niya yung mga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo upang maunawaan natin yung bagay na spiritual patungkol doon sa tinapay na kakainin at doon sa tubig na dapat nating inumin kung ito'y nauuhaw. Kaya basahin natin dito sa Aklat ng Juan, Kabanata 6, Talata 45, tuloy-tuloy po ang basa para makita natin yung mga bagay na spiritual. Maunawaan natin ito sapagkat ituturo sa atin ng Panginoon para maunawaan natin at maintindihan yung sinasabi niyang kainin yung tinapay at kung tayo nauuhaw ay uminom tayo. So basahin natin sa mga sulat ni Juan dito sa Kabanata 6, Talata 45. Basahin po natin. Ayon sa isinulat ng mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos, kaya ang lahat ng nakikinig at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. So dito, dumadating yung pag-aaral o ibig sabihin, pag-aaral at pagtuturo ng Ama. So ibig sabihin, kung nagtuturo ng mga aral ang Panginoong Diyos o yung Ama, tayo'y makakalapit sa Panginoong Hesukristo. Sabi dito, yung lalapit sa akin, ang tinutukoy po diyan si Jesus, yung kanyang anak. Na kung saan ay makita natin, yung Ama isinugo yung kanyang anak dito sa mundo para maipangaral yung mabuting balita ng kaligtasan. Matuto tayo sa mga pamaraan ng Diyos, sa mga aral at turo mula sa Ama. Kaya sabi dito, kung tayo makikinig sa at matututo tayo sa Ama, no, ay makakalapit tayo sa Panginoon sa Kristo. So maliban natin mapakinggan yung mga aral at turo, hindi natin makakalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat yung mga aral at turo ay nagmumula pala sa Ama, doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy po natin sa susunod na talata, sa 46. Hindi ito nanganghulugang may nakakita na sa Ama.
Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. So, ibig sabihin, sa talatang ito, no, ang ating Panginoong Kristo ay nangangaral at tuturo at ang yung Kanyang itinuturo ay mula sa Ama. Kaya, dapat natin itong sampalatayanan. Kaya tinuturo na ating Panginoong Kristo na tayo sumampalatay sa Diyos Ama, maging sa Kanya. Mababasa po natin ito sa Aklat po ng Juan, Kabanata 14, Talata 1. Basahin po natin para maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon na kailangan natin manampalataya. Okay? Dito, basahin natin. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Dito, ini-emphasize ng ating Panginoong Jesucristo. Sa talatang iyan mismo yung ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Na sinasabi niya na huwag mabagabag ang inyong puso. Ibig sabihin, huwag tayong magkaroon ng pagkalito o pagkatakot o pangamba o pagtududa. Sampalatayanan natin yung Diyos, yung Kanyang Ama, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At sumampalataya rin naman kayo sa akin, which is sa ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos Ama. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Sasampalataya po tayo sa Diyos Ama, sasampalataya din tayo sa Kanyang Anak, which is sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang malinaw na sinasabi. Kaya yung pananampalataya ay napaka-importante kung kanino tayo sasampalataya. Inuutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo na tayo sumampalataya sa Diyos at sumampalataya din tayo sa Kanya. Ngayon, balikan natin ang ating binabasa. Punta naman natin yung talata 47. Okay? Dito sa verse 47, basahin natin at tuloy-tuloy natin alamin ang pagkahulugan ng tinapay at yung iinumin pag tayo nauuhaw. Para maintindihan natin. Ngayon, alam natin ang pagsampalataya. Sasampalataya tayo sa Diyos, doon sa Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. At sasampalataya din tayo sa Kanyang Anak at sa ating Panginoon, which is yung ating Panginoon Jesucristo. Yung po ang tinutukoy dun eh. Ngayon, ating pang alamin ang sinasabi dito sa sulat ni Juan na sinasalita ito ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. So pinapakita dito, no? Pag sumampalataya sa Ama, maging sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Matatanggap natin ito kung tayo marunong sumampalataya sa Ama at sasampalataya din tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pong pagtatalo doon sapagkat ito'y utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ba natin mag-obey, sumunod sa kanyang sinasabi? Yes, kailangan natin gawin yon dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay sinabi ito para tayo ay may paggalang sa Kanya. Kasi kung igagalang natin siya, ay kailangan natin sundin ang Kanyang sinasabi. Tuloy po tayo sa verse 48. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So yung tinapay, sabi ko sa inyo, ano ba ang kahulugan ng tinapay? Na sabi to, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung yung literal na tinapay ay pag kinain mo, nagugutom ka, ay may kamatayan yon kasi lagi kang kakain. Pero ang sinasabi dito sa Kabanata 48, siya daw yung tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, pag kumain ka dito, meron ka ng buhay na walang hanggan. So nagbibigay buhay, ibig sabihin nagpapatuloy ang buhay mo. Ngayon, para maintindihan pa natin, doon sa verse 49, basahin din natin, kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang sila, ngunit namatay din silang lahat. Dito, pinapakita dito yung mga ninuno po ng mga Israelita na naroon sa ilang, sa panahon po ni Moses ito, no? Ang Diyos po ay nagpaulan, yung Diyos Ama, nagpaulan po ng mana. Ibig sabihin mana, yun po yung mga tinapay na sa paligid nila, sa kanilang pong lugar na kung saan ay paggising nila, ay meron agad doon na tinatawag na mana. Sa panahon natin ngayon, itinapay. Ibig sabihin, yung tinapay na yun, kumain sila, pero namatay din. Yun po ang sinasabi doon. Na kung saan yung tinapay ng buhay na tinutukoy po ang ating Kristo, pag kinain natin, ay hindi tayo mamamatay, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, ano yung literal na tinapay? Alam natin na ang literal na tinapay ito ay pagtawid gutom lang. Pag tayo ay nagutom, kakain lang tayo.
Pero ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, pag kinain natin yung tinapay na yon ay nagbibigay buhay. Para maunawaan pa natin, tuloy natin sa verse 50. Pero narito ang tinapay na mula sa langit at hindi na mamamatay ang sinumang kumain ito. So yung tinapay na mula sa langit, yung sa panahon po ni Moises, yung mga ninuno na mga Israelita ay kumain ay namatay. Pero galing din yun sa langit. Pero ito na galing din sa langit na tinapay, ang tinutukoy po itong tinapay ang ating Panginoong Kristo na mula sa langit na hindi na mamamatay ang sinumang kumain ito. Tanong, saan tayo kukuha ng tinapay na yon na sinasabi ng Panginoong Kristo na mula sa langit? Para maintindihan natin, tuloy natin ang basa. Ako ang tinapay na mula sa langit. Yan po ang tinutukoy dyan na ating Panginoong Kristo. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Ano po yung tinapay na dapat natin kainin? Ito ba'y literal na galing sa panadriya na binibili sa mga grocery, yung tinapay na? So, hindi po yun. So, ito yung tinapay na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo na dapat natin kainin ay spiritual po ito. So, alamin natin mamaya-maya. Kaya atin pong hihimay-himayin ang bawat talata na ating binabasa. Tuloy po ang ating pagbabasa sa mga susunod na pangungusap. Sabi dito, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. So, ibig sabihin ng Panginoong Kristo, napunta naman sa kanyang katawan. Yung ibibigay na tinapay niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao dito sa mundo ay kailangan pala matanggap natin ano yung katawan na dapat natin. Sabi ito, doon ano ha, na tinapay na walang iba kundi yung kanyang katawan. Yun ang ibibigay niya. Eh, ang tanong, nasaan ba yung katawan ng Panginoong Kristo? Hindi naman pwede natin paghati-hatiin. At kung susumahin natin ang mundo po ay nasa 7 billion na katao sa buong mundo, ay hindi kayang mabigyan kung pagpipirapresyon nito. Kaya nga, hindi po literal yon, kundi ano ba yung katawan? So, tuloy natin ang pagbabasa para maunawaan natin yung sinasabi na yung katawan ay kakainin natin na yun ang kanyang ibibigay. So, pwede na tayo sa verse 52. Nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang katawan para kainin? O, diba? Parang yung tanong natin kanina, paano na nga naman itong mga Hudyong ito na kung saan ito ay nagtatanong, ay paano nga naman kakainin yung katawan? Diba? Siyempre, mahirap tanggapin ang maganong-ganong aral. Kasi nga, kung titingin tayo sa literal, hindi talaga natin ito maunawaan. At itong mga Hudyong ito, hindi nila napagkakilala o hindi nila naunawaan ang ibig sabihin yung pananalita ng ating Panginoong Kristo. At tayo naman na nakikinig, paano natin ito maunawaan sa espiritual? Tuloy po ang basa sa 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sa talatang ito, medyo napakabigat. Ano ho? Talagang mas matindi. Sabi dito, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao. Ibig sabihin, yung anak ng tao, tinutukoy si Jesus. Kakainin yung kanyang katawan. Tapos, at iinumin ang kanyang dugo. Saan tayo kukuha ng kanyang dugo? Saan natin kukunin yung kanyang katawan? Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay nakatira doon sa eternity. Wala dito sa ating mundo kinagagalawan. At saan tayo kukuha ng katawan niya? At saan tayo kukuha ng dugo? Para kainin at inumin ang kanyang dugo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi po literal. So, kailangan natin ito maunawaan sa spiritual. So, dadandahanin natin ang paghihimay para makuha ninyo ang kahulugan ng tinapay. Ang tinapay na yon ay pala yung katawan. Ano yung katawan na dapat nating kainin at ano man yung dugo na dapat nating inumin. So, tuloy natin sa verse 54. Pero ang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Dito pinapakita ano po, yung kumain daw ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Siyempre tayo, ito ninanais ng tao na magkaroon ng buhay na hindi natatapos. At alam natin, dito sa mundo natin ginagalawan ay may katapusan. Alam natin na dito ay hindi tumatagal ang mga tao.
Pero itong pangako ng Panginoon na kung sino daw yung kumain ng kanyang katawan o minum ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan tayo nga kukuha ng kanyang katawan at ng dugo niya para inumin? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, hindi yan literal na katawan at hindi literal na dugo na dapat natin inumin. So wala pong replika na gagawin tayo, wala tayong gagawing replika na para gawing replacement. Yung katawan gagawin tinapay para kainin natin at kumuha tayo ng replacement na sumisibol ng dugo. Parang kuha tayo ng isang ubas na piniga na si-symbolize natin sa dugo at para inumin para tayo magkabuhay na walang hanggan. Hindi po ganun. Kailangan lang natin itong unawain ano ba yung katawan na dapat natin kainin at ano ba yung dugo na dapat natin inumin. Ituloy natin sa verse 55. Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. So dito, ini-emphasize niya na tunay na pagkain daw yung katawan at ang kanyang dugo. Tunay na inumin. So para maintindihan pa natin, ituloy pa natin sa verse 56. Tuloy-tuloy po magbabasa para makita natin yung kahulugan ng mula sa literal tungo sa spiritual. Kasi po yung katawan ay literal, eh hindi po sa literal na dapat kainin natin yung katawan. Kundi paano natin kakainin yun sa parang spiritual. At pag-inom ng dugo, hindi po sa literal na pag-inom ng dugo, kundi sa spiritual, ano yung dugo sa spiritual na pagkaunawa para mainom natin. Sabi dito sa verse 56, ang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. So, ibig sabihin po dito, ito po ay mayroong tinatawag na commitment. Pag kumain tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo at uminom ng kanyang dugo, mananatili tayo sa kanya. Ibig sabihin, diyan ipinapakita yung mga aral at turo. Pananatilihin mo yung kanyang mga salita na ating mapapakinggan upang tayo ay manatili sa kanya. Iyan po ang mas malapit na kahulugan para makita natin yung ano ba yung kakainin katawan. Maring ito yung katawan na tinutukoy ng mga aral at turo. Yung iinumin dugo naman dito, yung mananatili tayo sa kanya, ito po yung tinatawag na pagkakaisa natin sa kanya, sa kanyang anak. Okay? So ituloy natin sa 57 para mas maintindihan natin. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So ibig sabihin, yung pagkain di yan ay hindi literal na katawan ni Kristo ang kakainin. Diba? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ituloy natin sa verse 58. Ako ang tinapay na mula sa langit, hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno. Dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So ano yung tinapay na dapat nating kainin? So itutuloy natin sa mga paliwanag po ni Mateo. Tingnan natin yung salitang tinapay. Basahin natin sa Mateo. Kabanata 26, talata 26. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan. So, ibig sabihin, pinapakita doon ang panahon ni Jesus Christ na siya po yung nagkakaroon po ng last supper o huling hapunan. Pinapakita doon yung tinapay. Ano yung daw kainin ninyo, ito ang aking katawan. So para mas maintindihan natin ito na kainin natin yung katawan, sila talaga literal na kinain yun eh. Pero sa panahon natin ngayon, dahil wala naman ang Panginoon sa Kristo at nasa langit na, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo para maintindihan natin yung salitang tinapay na sumisimbolo sa katawan at ano yung katawan naman at ano yung dugo. Basahin natin dito sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 17. Kaya nga, iisang katawan lang tayo kahit maraming bahagi dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. Tandaan po natin, yung salitang pinagsasaluhan, ibig sabihin, doon ka kukuha ng iyong pagkain. Ulitin ko po, iisang katawan. Sino po yung tinutukoy po ng katawan?
Yung katawan po, ito po yung tinatawag na iglesia o mananampalataya. Nagkakaisa. Ibig sabihin, iisang katawang lang tayo. So, tinutukoy po dito yung katawan, mananampalataya. Kung gusto mo makasama para magmananampalataya ka, mag-iisa ka rin katawan. So, ibig sabihin, kahit maraming bahagi, ibig sabihin, magkakaiba man ang ating mga tungkulin o kaloob na gagawin sa loob ng katawan, alamaba, kamay, paa, anumang parte na yung katawan ay gampanan mo yun. Ibig sabihin, nagkakaisa. Dahil iisang tinapay lang ang ating pinagsasaluhan. Yung tinapay, yun po yung mga aral, iisang aral, iisang turo na dapat nating alamin. At yun ang din ang ating susundin, yun ang ating pagkakaisa. Ibig sabihin, kung ano yung mga aral at turo, yun ang ating gaganapin. Yan po yung kahulugan ng tinapay. Mga aral at turo na yung pagsasaluhan natin. Ibig sabihin, doon tayo makikinig sa mga aral at turo ni Kristo. Hindi na tayo pwedeng makinig sa ibang mga aral kung sino po yung mga ngaral ng iba. Sapagkat sa aral ni Kristo, doon lang tayo mag-i-stay, doon lang tayo mananatili. Yun po ang sinasabi niya. Manatili tayo sa Kanya, sa Kanyang mga aral. Doon tayo po mananatili. At yun ang ating pagsasaluhan. At doon tayo, ibig sabihin, mamamalagi. Yun po ang ating tatanggaping mga aral. At hindi pwede tayong tumanggap ng ibang aral maliban sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung aral ng ating Panginoong Jesucristo ay tinanggap niya mula sa Ama na itinuturo naman niya dito sa katawan, sa mga mananampalataya. At ituloy naman natin dito sa, jump tayo sa verse 29. I-jump lang natin ano po. Sa, dito, jump pa rin po sa 1 Corinto, chapter 11, verse 29. Basahin natin. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nito nang hindi pinapalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. So dito, may warning ang ating Panginoon, kaya kung hindi natin pahalagahan ang kanyang mga aral at turo, ibig sabihin may kaparusahan po. Kasi yung sinasabi dito, sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito, yan, yung tumanggap ng aral, dapat susundin mo ito, di ba? Dapat pahalagahan mo yon, ang katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung katawan ng Panginoon, pahalagahan natin. Yung mga kapatiran at mananampalataya, nagsusunuran, ibig sabihin, hindi mo dadayain ang iyong kapwa mananampalataya. So, ibig sabihin, kung dadayain mo ang iyong kapwa mananampalataya, yung iyong kasama sa grupo na kung saan ay sumasampalataya sa Diyos, meron kayong isang aral, may isang turo, pero nilalabag mo yung kautusan, ay meron tinatawag na kaparusahan. Iyan po, mapaparusahan yung sino mang hindi susunod sa paraan ng Diyos. Kaya, dito ay pinapakita na ulitin natin ang talatang ito. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom nito nang hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Kaya kung hindi natin pahalagahan ang mga aral at turo ng ating Panginoon, hindi mo sinusunod, kaya nga sabi ng Panginoon, magmahalan kayo, magbatian kayo, magtulungan kayo. Pero kung hindi mo gagawin yon sa iyong kapwa mananampalataya o kapatid mo sa pananampalataya, may kaparusahan. Kaya, utos ng Panginoon, magmahalan tayo. Yun po ang dapat natin gawin sa loob po ng katawan o sa tinatawag na iglesia. Ngayon, para mas maintindihan natin, puntahan naman natin yung 1 Corinto pa rin sa chapter 12, verse 12. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit, iisa pa rin katawan. Ganun din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Dito yung tinatawag pong tinapay na dapat natin kainin o yung katawan o magkaroon tayo ng pagkakaisa na tinatawag dito para maintindihan natin yung ating tinatalakay na tinapay o katawan, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. So dito pinapakita sa atin sa literal yung katawan natin na maraming parte, may paa, may kamay, di ba? Ay binubuo ng maraming parte, ngunit isa pa rin katawan. Ibig sabihin,
Nagkakaisa, di ba kung alam naman natin kapag ang paa sa isang katawan ay lumalakad, hindi dapat ito lumakad doon sa mga mapanganib na lugar at iniingatan mo yung katawan mo na kung saan ay maingatan. So ang paa, ilalakad, ang kamay naman panghawak para magkaroon ng balancing sa mga dapat hawakan upang hindi matumba. Diba po ba? So yun yung parte ng iyong katawan na nagkaba, iba't ibang parte na nagtutulong at nagkakaisa. Dapat natin itong malaman. Yan po ang sinasabi na katawan na dapat tayo magkaroon ng pagkakaisa. Ganon din sa ating pananampalataya. Kaya sinabi, ganon din sa ating mananampalataya na siyang katawan Kristo. So tayo po ang tinatawag na katawan, tayo pong mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. So tawag sa ating katawan, tayo pong mananampalataya. Nagtutulungan, nagsasamahan, nagmamahalan at aalsin na sa atin yung mga pandaraya o anumang mga bagay, kundi naturuan tayo, naaralan tayo ni Kristo sa mga bagay na maging mabuting tao tayo. Kaya ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya pag sinabing bago, ano yung bagong kaisipan mo ngayon na itinuro ng ating Panginoon? Huwag ka man dadaya, huwag ka man loloko. Yun po ang dapat nasa loob ng isang katawan. Pag kinakain mo yung salita, ibig sabihin, yun ang mga aral at turo na iyong tatanggapin, isa sa pamuhay mo yun. Bilang isang katawan o mananampalataya, ikaw ay sumusunod sa paraan ng Diyos. Tuloy natin sa 13, tayong lahat, so tinutukoy po din yung katawan, tayong lahat, tayong mga mananampalataya, maging Hudyo ka man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Ang isang espiritu rin ang tinanggap natin lahat. So, ibig sabihin, yung isang diwa mula sa ating Panginoon na tinanggap natin, yung mga aral at turo na tinanggap natin, nagkakaisa po tayo. So, meron tayong isang spirit. Diba? In one body. So, yun po ang dapat natin maintindihan kapag tayo po ay na kumakain ng tinapay. Ibig sabihin naman, nagkakaisa tayo. Kinakain natin, ibig sabihin kinakain din ay yung mga aral at turo ng ating Panginoon. Okay? So ngayon, tuloy din natin dito sa jump natin sa 27. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. So ibig sabihin, kung tayo ay mananampalataya ni Kristo at sinusunod natin ang mga aral at turo ni Kristo, tinatawag tayong katawan. So bumubuo tayong lahat ng katawan. At ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. At alam natin, hindi natin sinasaktan ang bawat parte ng ating katawan. Kung ikaw ay nasa kaliwa o nasa kanan, nasa parte kang paa, o anong parte ng iyong katawan, ay hindi mo ito gagawa ng hindi mabuti. Kundi, laging mabuti ang iyong ang gagawin mo upang manatiling malakas, malusog ang katawan. Okay po? Kaya dapat ito naging malinaw sa atin. Nakita natin yung kainin ng katawan, di ba? Yung po pala yung salitang kainin, makikinig ka ng mga aral at turo ng ating Panginoon. So malinaw po, sana naintindihan po natin. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa sulat po ni Mateo, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigitan sa inyong pansanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, yung mga taong nahihirapan, lalapit tayo sa Panginoon, hindi na tayo mabibigyan ng ating pansanin, diba? So, bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Diba? Yan ang dapat natin malaman. At isa pa, makikita rin natin dito, sa 29, kung itutuloy natin, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makapagpapahinga kayo. Diba? Sa 30, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So sa loob po ng katawan o tinatawag na iglesia, kapatiran, kapwa mananampalataya, yun po yung katawan. At yung dugo na iinumin, ito po yung mga aral at turo na ating pong isa sa pamuhay. Kasi akala nga natin yung dugo ay literal na pag-inom, kundi ito yung ating tatanggapin. Diba? Yung kakainin natin, ibig sabihin yung mga pamaraan ng Diyos ay kailangan natin tukarin. Di ba po ba? So, napakabuti ng Diyos
At ngayon, ang natutunan natin, yung bagay na pinapakita dito, no? Dito sa talatang ito, na kung saan ay pinakita sa atin yung kahalagahan noong ako ang tinapay, ibig sabihin, siya po yung tinapay. Siya po yung katawan. Tayo yung katawan pala ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung tinapay, sumisimbolo sa katawan, at yung katawan na yun, sumisimbolo sa mananampalataya, at yung mananampalataya ngayon, ang kinakain nila ay hindi literal na tinapay, kundi mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan natin sundin yun, huwag natin lalabagin. Unang Korinto, Kabanata 11 sa talata 29, sapagkat ang sinumang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. So, kailangan natin pahalagahan yung mga aral, turo, ibig sabihin yung sinumang kumakain, ibig sabihin sinumang yung naarala, naturuan, di ba? At tinanggap yung aral, turo, pero hindi mo pinahalagahan yun, yung katawan. Ibig sabihin, hindi mo pinapahalagahan yung kapatiran mo, hindi mo pinapahalagahan yung kapwa mananampalataya mo, ay nagdadalang kaparusahan sa iyo. Kaya ito po ang dapat nating maunawaan, yung iinumin at kakaining tinapay, yung dugo at yung katawan, ito po ay sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito po ang nilalaman, yung pagkain, ibig sabihin, pag-aaral ng kanyang mga salita, pag-aaral ng kanyang mga katuruan, mga utos at pamaraan ng Diyos. Kailangan nating ganapin upang tayo ay hindi maparusahan. Kaya kung sino mong kumakain at umiinom ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ibig sabihin pala na hindi literal, kundi ito ay magkaroon tayo ng pagkaunawa sa espiritual na kung saan yung dugo ay yung mga tinanggap na mga aral at turo. So, ibig sabihin, yung dugo, sumisimbolo ng buhay yun eh. Ibig sabihin, buhay, pinapahalagahan mo yun. Yung katawan, mananampalataya po yun, pahalagahan mo yun. So, sana po naunawaan ninyo ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagkaroon ng ganitong pag-aaral, ay inaalam mo natin muna sa literal, para maunawaan natin sa espiritual. At ngayon po, ako pinagpapasalamat na ako ay nagbigay ito sa inyo ng aral na kung saan ay pag tayo po ay pumasok sa kanyang kawan o kanyang katawan, kainin natin ay magkaroon tayo ng pagkaunawa sa espiritual. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo. At nawa po ay magpatuloy kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang maunawaan ninyo ito sa parang espiritual. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po kayo. To God be the glory. Amen po.